Shoutout sa mga ka-teammate natin na sila Dennis Lansang, Ronald Verbosidad, Eudolius Espila, Richmond Palueta, Cayetano Lucanas, Franklin Montes, Daniel PH, Abbott's Family, Gianmark Cantos, and Joel Levantino. Barangay Ginebra, legit na interesado sa anak ni former PBA star Benji Paras. And Asi Taulava, ano nga ba itong matinding desisyon sa kanyang karera na hindi malaman pa ng NLEX? So ito nga ba'y magpapatuloy maglaro pa or tuluyan ng magre-retiro? So yan nga mga ka-teammate ang ating aalamin at ating iisa-isang talakayin. Pero bago ang lahat, huwag nyo po munang kakalimutang mag-subscribe sa ating YouTube channel at pakiclick nyo na rin po yung bell button para lagi kayong ma-update sa mga susunod pa nating video at para makita nyo rin yung shoutout ko para sa inyo. So hindi na nga mapagkakaila na etong si NLEX 6'9 big man Asi Taulava ay isa sa pinakamatandang player ngayon sa PBA na manlalaro. At kung matatandaan nyo, last season ay napakagagandang laro ang pinamalas nito. Kaya naman, sa huling laro nga ng NLEX Road Warriors nung last 45th season sa Philippine Cup na ginanap nga sa Clark Pampanga, ay ayon nga sa pagkakatanda natin na nabanggit nga ni NLEX Center Asi Taulava na ipauubayan na nga niya or pauubayan niya sa management ang desisyon. So ito nga mga ka-teammate ay tungkol sa kung kakailanganin pa nga ng NLEX ang serbisyo niya para sa 46 season na kampanya ng NLEX sa Liga. Ayon nga sa isang saad ni Asi, credit po. Everything depends on management. I'm happy just being on the team and doing whatever they ask me to do. So sa ngayon, nagpapakondisyon nga raw etong si Asi para handa nga raw ang katawan nito kung sakaling tawagin nga raw ni Coach Yang Yao. At sa saad nga ng head coach ng NLEX patungkol kay Asi, he has never missed any of our practices too far. So may inihahanda nga raw mga ka-teammate ang NLEX Road Warriors na bagong role na itong si Asi Taulava. Pero mukhang ayaw pa nga raw magretiro ng 6'9 big man Filipino tongan na ito. At tuloy pa nga rin daw ang ensayo ng NLEX Center na ito. Walang palya sa workout. At bukod nga dyan, nire-reserva na din ng NLEX Road Warriors itong si Asi kung sakaling kailanganin nila ng pantapat sa tulad ng Northport Batang Pier Big Man at ng SMB Big Man. Pero ayon nga sa isang pahayag patungkol sa sinabi ni Coach Yang para kay Asi, we already talked to him with regards to a new role waiting for him. So bilang opinion natin patungkol nga sa estado na itong si Asi Taulava, sa ngayon ngang mga panahong ito, kung pagbabasehan natin ang edad ng isang Asi Taulava na 48 years old, ay masasabi nating pwede na itong magretiro. Pero kung pagbabasehan mo naman yung skills at passion nito sa pagbabasketball, ay masasabi naman natin na pwedeng-pwede pa nga ito. Lalo na ngayon na hindi nga inilagay ng NLEX sa kanilang lineup ang nakuha nilang big man galing sa isang trade na si Mauricio. Kaya naman sa ngayon, kakailanganin pa talaga nila ng big man na kapalit sa pwesto sana nito. Pero kung ibabalik ng NLEX o ipagpapatuloy nila si Asi sa pwesto talaga nito sa koponan, ay malaking impact pa nga rin ito. Dahil sakita naman natin na determinado pa din itong maglaro at hindi nga ito tumitigil sa pagpapakondisyon dahil parang araw handa siya kapag kinailangan muli ng NLEX ang serbisyo niya. Pero kung kayo ang tatanungin mga ka-teammate, ano ang opinion nyo para dito? Pipiliin pa rin kaya ng NLEX si Asi Taulava bilang maging sentro or center big man ng koponan nila? Or eto nga'y bibigyan na lang ng NLEX ng isang role para mapabilang sa coaching staff ng koponan? At sa sumunod naman nating topic, Barangay Ginebra nagpakita ng pagka-interes sa anak ng former PBA star Benji Paras.
So, ayon nga sa isang update nating nabasa dito, bago pa man ang drafting, interesado na nga ang Ginebra dito kay Andre. So, dalawang kokoponan din ang nasasabing interesado sa servisyo na to. At ito nga ang Ginebra at ang Blackwater. Pero bago nga yan, kung matatandaan nyo, ito nga ang Ginebra noon ay nagkaroon din ng pagka-interest noon sa former PBA star na si Benji Paras na amangan itong si Andre. Kaya lang, hindi nga ito nagkaroon ng tsansa na mapunta sa Ginebra kasama or makakasama sana niya. Sa Ginebra ay itong playing coach na si Robert Jaworski. Kaya lang, hindi nga natuloy iyon dahil sa nireject nga ng Shell ang nasabing trade offers. At ngayon ngang panahon na ito ay muling hindi pa rin nakuha ng Ginebra ang isa na namang Paras. Pero ito ngay nakuha ng Blackwater na still available nga noon sa third round. Kaya naman itinuring nga itong si Andre ng Blackwater bilang biggest steal nila. So ang malaking katanungan talaga dito, bakit nga ba hindi pinili ng Ginebra si Andre Paras sa first or second round pick ng Ginebra kung interesado sila dito? So ito nga si Andre, ang laruan talaga nito ay more on ilalim. Kilos pang center position talaga. Pero ito nga'y sentro na may shooting outside and inside. Pero bilang opinion natin dito, para lang sa atin to ah. Baka height nga ang pinagbasehan ng jeans nung nakaraang PBA rookie draft. Kasi si Andre, ito nga'y sentro at may taas na 6'4". Si Ken Holmquist naman, ito nga'y sentro rin pero may taas na 6'8". Halos parehas nga silang posisyon ni Andre Paras. At pareho rin silang big man na may laro sa ilalim at may tira sa labas. Pero yan lang naman mga ka-teammate ay opinion natin ah. Pero ano sa tingin nyo at ano ang opinion nyo mga ka-teammate sa pagka-interest nga ng Ginebra sa servisyo nitong si Andre Paras? Magagawa kaya nila itong kunin via trade sa Blackwater? So ano sa tingin nyo mga ka-teammate at ano ang opinion nyo patungkol dito? Shoutout sa mga ka-teammate natin na sila Dennis Lansang, Ronald Verbosidad, Eudolius Espila, Richmond Palueta, Cayetano Lucanas, Franklin Montes, and Joel Levantino.